So eventually they were mas lalo natin na-appreciate yung course natin as we go along with our prof and friends or classmates in school, no? And then so I have also certification in Microsoft. So Azure fundamentals. Azure is what? I'll explain later. Okay. And Scrum developer. Scrum is not a programming language. Hindi to Java, hindi to C#, hindi to PHP. It's a way. Okay. It's a method. Okay. Kino-code ko ba yun? Yung Scrum? No. It's I'm part of the team. Of the Scrum team. Okay. Work experiences, medyo mahaba-haba na rin, no? From different type of industry, from hospitality, no? I led the team, I came also from different BPO companies, okay? Transcom, Accenture, IBM, no? And I was also part of the team in a broadcasting network, no? Kami yung nag-develop nung game doon, mga games doon, yung mga automatic na nagpapakita yung questions sa screen, no? Yung mga all of the show of like Chris Aquino, yung mga game ka na ba? And more, you know, in automate namin. Then part of the first automated election, no? Kami yung una. Okay. Kami yung nag-training gumamit nung Smartmatic machine. Okay. Then real estate, so Kailan Best. Then BPO company, dito na ako nag-start. I led the team. iPlus is subsidiary of PLDT. No? And then now contractor and of course co-founder of Ground Gurus. Okay, employed ako from Monday to Friday. I focus on my job, of course, yun yung aking pinag main source. And then on weekends, just like you, no? I'm focusing in Ground Gurus, itong company na established namin way back, I think 6 years ago. No? Yan. And then, what else outside work? Baka sabihin nyo naman, tayo yung tipong nakaupo na lang sa computer. No? Di naman ganun. Tawag nyo to, bra. Aral na lang ng aral ng code. Yes, we have time, pero hindi naman buong araw na ganun. At least 2 hours, 3 hours, time box nyo. Bigyan nyo ng oras. Like maglagay ka ng relo. Pagkatapos ng 3 oras, then you're out. No? Mag-log out ka na sa computer mo. Gawa ka ng ibang bagay. Okay? Socialize with your friends, the family. Of course, family time. I have already 4 kids, no? Kaya importante din yung family time, not just your work, no? Okay. Most of you mag I think, no, mga wala pang commitments, mga single pa, so you still have a lot of time to study things related to your IT career, okay? And what yon, I do love outdoor activities, no? Biking, hiking, no? Dati nung wala pang pandemic, ngayon medyo nawala eh, so babalik ulit. And then sport, basketball of course, and indoor games, okay? So
Nakalimutan ko pala, so after my introduction, I'll come randomly sa inyo. Kasi buong 2 hours almost, ako yung nagsasalita. So before I will start, pwedeng mag-random ako. Random call ako sa inyo, sa mga attendees dito. Feel free, no? Ito yung kasama to sa personality development natin. Yung the basic of personality development, no, or presentation skills is introduction, of course, no. Sige. Okay, I'll call 3 ladies and 2 gentlemen. Okay, para naman marinig ko yung marinig ko sa inyo kung ano yung number one, kung ano yung expectation nyo dito. And of course, you can ask question, no, related to our topic or your career bago tayo matapos mamaya. Okay? Sige, I will allocate 30 minutes. 15 to 30 minutes Q&A. Sige. So, ready-ready lang ha. Tawag ako lang. Is it Kezia Policarpio or Kezia? Okay. Ma'am, good morning. Are you there? Good morning po. Kezia po. Okay, sige. Yun, siyempre may pangalan ka naman, and I think your expectation, no? Or maybe plan, no? On after your graduation. Sige, ma'am, go ahead. Plan ko po. Yes. Meron po akong kausap. Sabi niya po, maganda raw po ang hanapin po muna na position, sabi. Associate Software Engineer. So, yun po yung target ko. Pero, bukod po doon, yung interest ko po kasi talaga sa game development. So, kung since yung naging thesis naman po namin, nakapag-start po kami ng isang pixel art, na pixel game, I mean, same katulad po ng mga Stardew Valley, I mean, or Harvest Moon. So, kung meron pong opportunity man sa Philippines na meron pong mga ganang development, then I want to try din po. Yun lang po. Okay, thank you, no? Yes, yeah. Okay. So, matagal na ako sa I think almost 15 years, pero hindi ko pa narinig yung mga sinasabi mo. Okay? Means na not everything, kahit na the term veterano ka na sa ano, kung alam yung mga yan, especially game development. I do Unity 3D, pero yung mga ibang platforms, hindi ko alam yan. Then, answering your question na yun, of course, malaki ang opportunity sa game development, especially nagbo-boom ang esports ngayon. One day, Kezia and your team, no, sana makita namin, ma-download namin yung ginawa ninyo sa Play Store or App Store. Okay? Thank you, ma'am. Next is Miss Margie Palabrica. Ma'am, are you there? Good morning. Pwede po pa kayo ulit po yung tanong. Okay, so your expectation naman for this event or webinar and your plan after graduation. Ah, okay po. Expectation ko po dito sa webinar is marami po akong matutunan sa kung paano po mag-coding and kung paano po gumawa pa ng mga about sa pag-program po. And plan ko po talaga after grad po sana is mag-experience po sana muna ako ng about government po. Pero about engineering pa rin po. And gusto ko rin po matuto ng gaming
Yun po yung gusto kong matuto about sa encoding for game po. Yun lang po. Thank you po. Okay, Margie. Good, no? So, ayun. One of your goals is to help our government, no, to innovate, no, para mas mapadali yung mas mapabilis yung mga transactions sa government, yung mga processes. That's good. And game development, of course. So, yan ang talaga, most of us, talagang yung interest natin, hinatak nung passion natin sa games. Okay, mostly. Okay. Thank you, Margie. Then, last for the ladies, no? Tayo sa pinakababa. Carla May, punta Milias. Okay. Ma'am, good morning. Hello? It's Carla May. Okay, sige. Let's go to Sheena May, Manalo, if Carla May is not around or may ginagawa. Sheena May, sige, ito naman tayo sa mga gentlemen naman tayo, no? Okay. So, Michael Renz Santiago. Sir, are you there? Good morning. Michael Renz Santiago. Good morning, po. Good morning, Michael. Expectation and your plan. Paulit ko ng questions. Okay, so yung expectation mo dito sa webinar and your plan after graduation, ipopost ko na lang. Yeah, para. My expectation ko sa webinar na to is yung give some information ko about talaga sa magiging future namin after ng college list namin. Tapos kung saan po kami pwede, anong pong mga company yung pwede namin apply during our OJT. Okay. So, okay na, Michael. Well, good. Yun. Mostly, most of you ask that kind of question. Paano? Paano mag-uumpisa? So, I'll give you tips later, no? Kung paano. Okay. So, thank you, Michael. And last is ang unang nag-join kanina, Jimmy Roldan. Nakita kitang unang nag-join sa ano. Okay. Hello, sir. Good morning, Jimmy. Actually, I'm not a student. I'm their teacher. Oh, nakita okay. Ko yung profile mo. Walang section. Sir, yes. Yes, sir. Tell me something about the school and your students. Okay, sir. So, currently, I'm the program head for BSIT. BSCS and BSCPE. But later on, the program will be divided into two. So yung computer engineering namin will be handled by the engineering department. But now, sa ngayon po, I've been teaching for almost 13 years. Nag-start ako 2010 sa STI College, Quezon Avenue. So, but I'm a graduate of BSIT sa PUP. So, I'm not an educator before. I started with the government and also with the private institution. Sa private, sa job experience ko naman. So, naging project manager ako sa isang computer database company for 5 years.
But then yung company na yun, I think right now is yun yung Ventus ngayon na under ng PLDT. But sa government, I work with SSS. I work with the National Police Commission. But then I started teaching in 2010 after I graduate sa master's ko rin sa IIT. Now, with my students, no, kaya nga nung nagkaroon ng invitation for the school caravan coming from your end. No? So primarily, I was already interested kasi I see sa need namin, ano, kasi nasa Bulacan kami. And then siguro I think mas gusto ko kasi na ma-expose din yung mga students ko with what is current dun sa industry. Kasi kumbaga sa mga curriculums natin within the school, there are certain things na kumbaga sometimes obsolete na siya. So nagugulat sila kapag pagdating nila sa industry na meron na palang bago. So just like what you have said kanina, no, no, na hindi naman ibig sabihin na veterano tayo pagdating dun sa experiences natin when it comes to the industry at saka dun sa mga programming natin. There are still, no, na mga bago kasi na nai-introduce na ngayon na sometimes kahit ako wala rin akong idea. So I think what you have started with Ground Gurus, kasi nakapag-seminar na rin ako before with Ground Gurus. So I think, no, yung sa trainings ninyo, no, that is a very good platform, no, para ma-train. Actually bitin nga noon eh, kasi one day lang yung na-attendan namin before na seminar, and we're looking for more. So I hope, no, that the what we have started right now is magkaroon ng magandang effect, lalong-lalo na, no, dun sa mga incoming fourth year ko rin at saka sa mga, especially dun sa mga first year ko and second year students. Kasi I want to build yung foundation nila na maganda na para at least, no, when they graduate, they will be competitive enough, no, to provide, no, kung ano yung kinakailangan na industry natin. So I think hanggang dun muna, sir. Thank you very much for the opportunity na makasama namin po kayo. Yan lang kami sa iyo. I can feel the passion. Na parang Sir Jock, medyo humina po yung audio nyo. Ay, sorry, ayan. Medyo ani. Okay. So ayan, a very nice message for motivation from you, Jimmy, no. So based on experiences, almost private to up to a government entity, no, na nakapagtrabaho ka na, and I think your passion is really to share, no, to share your experiences and to educate future, no, IT professional. So then, we are on the same goal, no, pero sa pagdating sa teaching, more on casual kami. Nakatin ka naman ng mga training. So yun, focusing mostly on talagang hands-on na. Okay? Yes, may nabanggit ka dun sa curriculum. This is a hopefully we are wishing na every year sana magkaroon ng review. Dahil yung IT, ang bilis. Baka yung game development platforms or web development curriculum ng education system natin is hindi na, no, pag after 1 to 2 years. So hopefully maging ganun. Kaya ang ginagawa na lang ng mga prof and us, no, overview sa school, and then yung deeper knowledge, ayan, pasok na si Ground Gurus, tsaka yung sa thesis pa lang, no, nag-introduce na ng mga bagong platform, no, sila bahala kung ano yung gusto lang i-research na technology. We give them free will, hindi lang kung ano yun na dun sa course, no. Yes, programming languages, but you can explore, or hindi natin sila nililimit sa PHP or C sharp lang. Okay. And then, yeah,
Thank you, Jimmy. Then we can, I think, start with the with the topics. Okay. Hold on. Ayan. Yeah, okay. So, okay. Very short intro lang. Grand gurus. Okay. Then we are a community, IT community, basically to empower information technology with different, of course, different sector, no? Different areas, programming, management, network, and more. Marami malawak ang IT. Okay. And then we have the four E's, yan ang mga services namin. Okay. Okay. In which are trainings, enable business software development, no? Solution development, software development, and endorsing, no? Pwede namin kunin yung mga profiles ninyo, mga resume CV ninyo, then we can, you know, submit them. Or sa akin, email nyo mamaya, bibigay ko yung email ko. Okay. Engagement is school, no? Katulad nito, mga online seminars and pupunta kami sa school, no? I think, yeah, I remember na mga ilang schools na kami pinuntahan, no? Nawala nung pandemic and hopefully, no, baka may balik ulit namin kasi iba pa rin yung pag face to face. Okay, nakikita namin yung mga reaction ninyo. Kung gising pa ba kayo, nakikinig pa ba kayo. Okay. Okay, for the topics, we have the introduction about IT, types of career skills, educational requirements, required but some are optional. So, papaliwanag ko kung ano yung mga yun. Then job outlook, salary, buksan natin yung job platform mamaya kung magkano ba, no? Yung sweldo, no? Nakalagay naman dun, yung ibang company, nilalagay kung magkano yung kanilang rate, no? Kung magkano yung salary nila doon sa applicants, no? Or kung sa matatanggap. Okay? Then, some tips for success. And the recap of today's webinar. Okay? I short overview of IT. Okay? So, for the first item, it says here, device and information. Okay? Information, meron na tayo. It's 24/7 or 25/7. Okay? Even we sleep, we still have the information. No? Kahit tulog tayo. No? But what's the difference with IT? This is, we add devices. Okay? Smartphones, PC, and other electronic devices. No? Yung mga hardwares, no? Yan yung dinagdag natin, no, sa information technology. Okay, information plus technology, di ba? Doon pa lang sa root word, alam na natin. Okay, then this information is, I think, is very some information are confidential, yung iba hindi naman, for public, but for confidential information, we have to secure. Delikado to, lalo na sa mga transaksyon, sa mga pera, pwedeng ma-hack. Okay? Ma-compromise yung mga information natin doon naman sa mga data natin online. No? Pwedeng gawing identity theft, gamitin sa hindi magandang, nakapag-underline yata ako dito. Can IT for more than modern businesses? Nasa digital age tayo, so we have to adapt. Okay, not just the business owners and customers, no, but also learning institutions, mga schools, and training companies. Kailangan na maka up to date tayo sa technology, no? Not just the programming languages, pati mga processes. Ano ba yung ano ngayon, process ng
ng software development, no, na project, IT project management, yung mga yun, okay? And last is the efficiency, productivity, and collaboration. Efficiency, can we say 100% ba na accurate, no, tama yung gagawin natin? No, hindi naman sa ganun dahil hindi naman trial and error, okay, lalo na doon sa mga bagong technologies, no, bago nating gustong gawin sa company or sa school, sa thesis man, no, we encounter challenges. Yan. So hindi efficient, isang bagsak pa lang okay na, hindi. But sa IT mapapabilis, no, yung mga bagay na gusto nating gawin, okay, related to IT, okay? Collaboration, dati meron bang mga Discord, may mga Slack, may mga Messenger, wala yan noon, okay? So these are the platforms na hindi lang naman pang, of course it is really a big help, no? Hindi lang sa collaboration sa trabaho tsaka sa school, also with our loved ones, no? Communication, malaking tulong yan. Okay? Medyo, di ba, naiwasan na natin mga long distance call, face-to-face pa ngayon, di ba? Through FaceTime and video call in social media platforms. No? Our freedom of expression also. No? Nasa online na yan with the help of IT. Napaka, ano, compared to, ano, no, Jamie, 10 years ago, yung mga, hindi naman tayo ganun kaano na. Pero sa panahon natin, I think, mga batang 90s tayo. No? Sa music na lang, bumibili pa tayo ng cassette tape, no? Mga siguro college or CD. Mga, ngayon hindi na, Spotify, ano pa ba, iTunes, diba? So those are the innovation. Okay. Collaboration. Of course, mas madaling may mga group chat na sa mga schools, even kahit sa mga kinder pa lang, no? Na-inform na yung mga parents kung ano nangyayari sa school, ano yung mga activities nila. Okay? Yung first item is that streamline, no? Okay. Streamline operation, may most of the company automated na. Okay. Anong magandang example dito? Car manufacturing. May ano yan? May stages yan. No? Pag buo ng makina hanggang sa pag-finishing, no? Kung sasakyan, streamline, automated yun. May mga ka-time box yun. Dapat 5 minutes ka lang sa ano, sa pagbuo ng parts na to, and then and so on. Okay. And of course, if you have streamlined process, hindi labo-labo yung proseso ninyo, it will reduce cost. That's dahil less prone sa error, sa human error kapag automated. Okay. Next is better customer experience. One good example is the e-commerce business, 'di ba? Lazada, Shopee. Okay? Lalo nung pandemic, 'di ba? Na yung mga kailangan natin na hindi natin nire-risk paglabas, yung pagpunta mismo sa shop. Nandun na yung mga wala sa area natin, pwede nating ordering online. Okay? So we can let me know kung medyo mahina bumababa yung mic ng headset ko. 'Yun. Para ma yung mga kailangan natin sa business natin, sa bahay, no, nawala sa mga shops na malapit sa atin, na order na natin, that's convenience, that's a good customer experience, di ba? Mga downside nga lang pag ganyan online, mahirap pagka defective yung product, di ba? May process talaga sa pagbabalik, no? So I think that is already addressed by the
the platforms na mga binanggit ko, no? Increase security. Okay, ayan. Ngayon may mga OTP na. Para pues, balik sa better customer experience. Convenient in payments, GCash, di ba? Meron bang akalain ba natin na yes, yung iba sa atin balang araw mga payment online na, but may mga ano yan, may mga challenges, may mga tanong yan bago ni-release sa market yung GCash, no? Parang yung mga panelists ninyo, wag tayong magagalit sa panel defense panelists, no? Tinatanong lang naman nila kung ano yung magiging nakikitang problema, ano? So ano ba, baka ma-hack yan, paano nyo sasagutin yung security, ayun. Talking about the security, may OTP na dapat yung taon mismo may hawak ng phone, no, kung saan mapupunta yung codes para magtuloy yung transaction. That's multi-factor authentication. Bukod sa login sa password, meron pa sa phone. Okay. What else do we have? Okay. So yun, that's for IT for businesses. Okay. At lang yan naman yung mga yung mga important points na nakita ko, and many more of course, no? For school enrollment system, di ba? Okay. Mas mapadali yung enrollment natin, mas mapadali din yung submission ng grades, monitoring ng mga parents, no, ng mga grades na kanila to online na kiosk, no, pwedeng makita yung mga ano grades ng kanilang mga ng ating mga anak, no. And I think we're done. If you have question for IT businesses, let me know. Pwede naman natin balikan yung mga topic. Okay. So types of IT career dito, mas applicable to sa inyo, no? Saan? Ano ba yung pwede namin gawin? Okay. Okay. BSIT, BSCS is not all about programming. Hindi natin kailangan masterin yung JavaScript. Hindi natin. Kapag nag-graduate ba tayo, ano yan, wala akong alam sa programming, paano ko mag-a-apply. Mawalan ka na ng, ano, di ba? Motivation na, hindi ko naman na-master yung programming, di ba? Anong gagawin ko? Marami. No? Software developer at developer job title requires, of course, programming skills, no? Other than that, kailangan may mga skills din yung software for developer na kailangan para to stay with his role, no? Tinatawag ng mga non-technical skills. After types of IT career, mamaya yung mga skills na required and some are optionals. Okay? Ayan. Okay, software development, from web development, web application, desktop application. Okay, ito yung mga application na hindi kailangan online, yung mga POS pa sa grocery. Online yon, karamihan hindi. Okay, di ba? So within the premise lang yon, sa network lang nila. Okay. Those are desktop application, we can say. Okay. And mobile application. Okay. Mobile application, there are I think two main areas, no? Game tsaka yung pang business application. Business application, yung mga GCash natin, yung online banking, so business application. Then game development, more on ito talaga yung creativity na kulang ako dyan. Okay, art, creativity, then may kasama na yan na directing skills, no? Kasi gagawa ka ng kwento diyan, eh, kwento sa games mo, no? Parang film production na rin yan, no? Games kasi may kwento yan, so
yung mga skills na yon. So combined with the technical ones, so, yun, makakabuo tayo ng games at hindi to isang buwan lang. Yung mga business application, kaya eh. Kaya ng mga 1 to 2 months, yung mga maliliit lang. Pero ang game development, no. Yan talaga ang kailangan ng tiyaga, super tiyaga. Diba? Rendering and more, no? Scripting. Network engineer more on hardwares. Okay? So, ang internet, hindi yung mag-subscribe ka lang sa mga provider, may internet ka na, hindi. Bago makarating sa atin yung internet, maraming processes tsaka enhancement na nangyayari, security. Okay? Hindi ko alam kung Jimmy yung Ben, kasi may mga colleagues ako doon sa PLDT, I think somewhere in Pasig. So bago umano ng tulay, andun yung pinaka data center ng PLDT. Not sure if that's Ventus, no? Andun yung kanilang network team or cloud team. Ano ba yung cloud mamaya? Kung ano yung cloud, no? Cybersecurity analyst, okay. Pag IT, pwedeng pakikuha mo nga yung, may mga tanong akong ganun eh. Kaya mo bang ma-recover yung FB ko na hack? Okay. I don't believe na na-hack yung FB. Marami nang gumawa. Okay. Carelessness yan. Yung pagiging hindi natin maingat sa paggamit ng social media account natin. No? Naiwan mo sa internet shop. May ibang gumamit. Madaling hulaan yung password mo, birthday mo, number mo. O di na-compromise yan. But I don't think na ganun kadali ngayon yung FB. I-hack. So, ang IT hindi hacker, ha? Okay. We can be, doon sa direction na yun, yung kina-challenge natin yung security ng application or website. We call that ethical hacking. Okay, magiging hacker ka para sabihin mo sa company na, sample lang LTO o Department of Health, merong flow. Yung website ninyo, madaling makuha yung information. Ganito ang gagawin, ha? Tumulong tayo. Yung iba naman, siyempre business din yan, ethical hacking. Bigyan mo ako ng ganitong amount, kami, sa company, tutulungan namin ayusin yung website nyo para hindi ma-hack. No? Yan, ganon. Cybersecurity analyst. And this requires network idea, networking idea, networking knowledge and software development. And of course, common sense. Pinaka-importante sa lahat ng career yata, common sense. Okay. And problem solving. Database administrator. Okay, there's a lot of database. Baka until what time tayo dito? Till 12 naman, no? 11 na. Baka may time pa ako ipakita yung mga platform. And then cloud architect, database administrator, mga database, you're maintaining SQL server, MySQL database, sa isang location, katulad ng PLDT, dun sa sinabi kong area. Okay. You're responsible with the maintenance of the data. Walang hindi lang online threats, merong on-site threats, no? Kailangan well ventilated, no? Yung database pagka uminit yung area, di ba? Baka masira yung mga equipment. Okay, masira syempre din yung pinaglalagyan mo ng database. And then pagka nag-down yung system, kasi yung system kumukonect sa database, you should know how to extract information sa database. May tinatawag na SQL query na language. Seselect mo lang yung report na gusto nila, bibigay mo pag down yung system, yung web application or desktop application or mobile app. Pwede mong gawin yon. And then cloud architect, nowadays, no, ito na yung innovation ng ano. Medyo nawawala na yung data center sa mga offices. Yung server sa office, medyo wala na yon. Nag-ship na sa cloud.
Okay. Eh, asan yung computer? Okay, baka may pakita ko mamaya, no? Doon ka na gumagawa mismo sa cloud, using the cloud, different cloud platforms provided by Microsoft. Yun nga yung Azure, AWS, Amazon Web Service, and IBM. And Google Cloud Platform meron din. Yung tinatawag na Firebase, database sa online na. Literal na wala yung computer sa office ng company, sa school ninyo, no? Wala na kayong computer, server diyan, nandoon na lahat, mini-maintain na lahat ng mga nasabi kong platform provider. Okay? IT project manager, yes, si Sir Jimmy galing diyan, at I was once a PM also, no. Mahirap, not just technical, no. Mahirap dahil you have to develop a product that can solve a problem. Yun lang naman eh, problema, solution. Yung solution mo, i-automate mo para mas mapabilis yung solution sa problema. Yun lang, anywhere. School, business, trabaho, yun. Kailangan ni IT project manager gumawa ng solusyon para doon. But of course, solusyon nanggaling sa mga analysis, no? Galing sa mga report. Okay. To give an overview, yung mga kiniklik natin sa application, nire-record yun. Kung sa Lazada, kung nahihirapan kayong mag-check out, nire-record yun. Okay. Yung mga data na yun, iniipon sa report, then mapupunta sa management. O maraming hindi makapag-check out sa Cebu Pacific, sa Philippine Airlines. Dito sila nagkakaroon ng problema sa page na to. Pag-aaralan, bakit? Siguro ang daming ini-enter na mga information. Tatama din ka, no? Last name, first name, middle name, etc. Eh, ang gusto mo lang naman, mag-book ng ticket. Diba? Number lang, tsaka email. Tapos. Diba? Do we need to include all? Kailangan pa ba yung ano natin? ID, upload para bumili ng ticket? Hindi na. So, yung mga ganun, user experience ang tawag doon. Pinag-aaralan ng IT project manager yan. Okay? Data analyst, yun mga analyzing reports. Based on maraming category, no? Ethnicity, countries, ano ba yung culture, data analyst, kailangan alam mo rin yung may konting background ka sa human behavior, no? Ano ba ang madalas bilhin nitong taong to? Ano ba ang madalas bilhin sa area na to? Okay, so kung karamihan dun sa ano, if the business is medical industry, no, nasa medicine sila, yun, ito yung mga kailangan, di ba? Then that's for data analyst, technical support specialist. Ito yung nag-a-assist sa atin online, no? They can remotely control our PC through TeamViewer. Ayan. At iba pang mga remote desktop application, no? Para matulungan tayo sa setup, no, sa mga products na binili natin dun sa company na yon. So may mga company na may mga technical support specialist. All company have technical support specialist. Medyo in reality, medyo mahirap. Kailangan natin ng improvement siguro sa atin ng support, especially dun sa mga warranty. Medyo hindi maganda experience natin dyan. Pag nabili natin yung isang bagay, 7 days lang. Sad to say. Pero mga ibang mga electronic devices, 1 year to ano naman. No? Medyo mahirap lang yun pag balik, no? Pag re-return. DevOps engineer, this is my line right now. Nandito ako. Okay. Sa pag-deploy ng application, mobile, web, at saka desktop application, napakaraming process niyan. Ayun ang ginagawa namin automatic. I-upload mo yung HTML page, i-set up mo yung database, no? Dati mano-mano yan. Pag ano ka ng database, lalagyan mo ng password mano-mano,
i-upload mo yung mga images, yung mga yun. That before, it's manual. No? Tinatawag naming file upload. Literal na ina-upload mo yun. No? Ngayon, as DevOps engineer, we design a pipeline. Tinatawag na pipeline. Papakita ko mamaya, no? Kung ano yung pipeline na yun. Para pag may nabago sa code, kahit kayo, nagtitesis pa lang, pwede yung gawin to. Automatic na na-update yung website within minutes lang. Okay? Binago mo yung laman ng page, yung title ng page. Diba? Ang dami mo pang gagawin dati ngayon with just a couple of click. Nandun na yung change sa website. Okay? Then, required skills says here, but then, let's say two or more skills, no? Ang pwede nating pag-aralan. Okay? So technical skills, hardware, software, coding, computer hardware, konti, and then security. On the technical side, paano yun? No? Ano yung mga kailangang tools? No? Yan ang importante. Sa developer, ang pinaka dilema, problema, pag-setup ng computer, no? Pag-setup ng database, pag-setup ng Visual Studio, ng XAMPP, pag ginagamit nyo ng Android Studio, ng para naman sa iOS, pag-setup ng Xcode ninyo, ng Swift, medyo ang iOS sa atin, ito yung reality, mahal. Mahal lang iOS. No? Hindi ka kasi makakagawa ng iOS application nang wala kang iOS device or Mac OS. Kailangan may Mac PC ka to release the iOS application. Unlike Android, Windows pwede yan, Linux pwede yan. Yan ang makagandahan. Diba? Kaya mas maraming application sa Android. Yan ang totoo dyan. Kasi mas madali ang development. Games or business application, mas madali ang Android. Okay? But of course, kailangan din magawa natin dun sa kabilang platform. Diba? May mga programming language na isang code lang, pwedeng dalawa magawa ninyo. Okay? Com skills. Okay? So, com skills, ang pinaka-technique lang dyan is you should clearly explain the steps. Okay. Organize mo lang yung gusto mong sabihin. Medyo ano tayo sa communication skills ako. So nagkaroon ako ng guide. Ito na lang itong presentation ko. Diba? It's a form of communication. Nilagyan ko ng item. Okay, kahit kayo. No? Pag nagre-report kayo sa mga subjects ninyo, di ba? Ina-itemize natin yan. Then description. Dagdagan na lang natin ng information. Okay? Both verbal and written. Sa verbal, medyo, yun nga, sa interview pa. Kaya may initial interview eh. Ina-assess ka nila kung paano ka mag-explain, no? Sa introduction pa lang, self-introduction. Okay. Bibigyan ng pattern. Okay? Tell me something about yourself. Yan ang noong panahon pa, yan na yung pinaka-basic na tanong. And then, yun, kung ano yung nasa laman ng CV mo or portfolio. Okay? So, you can clearly, on the other side, yung kausap mo, maintindihan kung ano yung gusto mong i-communicate. Kung ano yung goal mo ni or ninyong parehas. Okay. Both sides yan. Hindi lang naman yung speaker, ni pati yung listener. Kailangan may effective listening din. Eh. Basic. Pinag-aralan natin sa ano yan, sa comm skills natin sa English subject, I think. Okay. If you have good communication skills, then you can collaborate effectively. Okay. Time management. Ayan. Okay. So, kapag nahihirapan tayo sa isang bagay, okay, huwag nating
ubusin yung kalahating araw. Or kung may code kang hindi matutunan, huwag kang magtutok ng ilang oras dyan. Time box, maglagay ka ng relo sa harap mo, dapat 1 hour, okay na ako dito. Or yung hourglass, meron akong ganun ngayon. So, yan, itaob-taob mo lang yung hourglass mo. Parang nasa race, no? Nasa career. Dapat matapos mo ito ng ganitong oras or else, no? Medyo, hindi mo magagawa yung ibang bagay. Diba? Ma-stuck ka na dyan. Yan ang nagiging problema minsan. Okay, then, tawag nito, scheduling. May calendar naman sa mga phone natin. Diba? So, ilagay natin kung anong gustong gawin. Then, so we can have a reminder. Hindi naman sa nagkakaedad, no, Jimmy, no, minsan may nakakalimutan short-term memory natin, medyo maiksi na, no, pag nasa ano na tayo, maraming ginagawa, medyo umiedad na rin. Yeah, true, sir. Diba? Nakalimutan mo, ultimo susi ilang, no? Saan na ba yun? Asan na ba yun? It's not I believe na magtayong magano makakalimutin, ha. Hindi ito problema, I think na makakalimutin tayo dahil may pumapasok na bagong information. Napupuno yung memory natin, no. Kung 10 gig 'yan nung bata-bata habang nagkakaedad, no. Jimmy, nagiging 3 gig na lang 'yan kasi may yung iba may mga bad sector na, di ba? Yung mga ganun. So, yung napapalitan na bagong information, so we have challenges na paano bang i-store ko lang sa utak ko. Yung iba, yung mga maliit na bagay, nakakalimutan natin kung saan nilagay yung susi dahil mas namamaster mo naman yung coding. Diba? Mas namamaster mo yung ginagawa mong games kesa dun sa simpleng bagay. Yan ang explanation dun. But of course, if you have time management, masusolusyonan yung mga yan. School, lalo sa work, na kaya in-estimate eh, gano'n mo katagal as project manager, gano'n mo katagal gawin yung login. Diba? As early as now, gawin nyo na sa thesis yan. Diba? At sa thesis, let's break this. This is yung stereotyping. No? Ang babae kailangan documentation, ang lalaki kailangan programmer. Mali. Okay? Mali. Maling-mali yan. Okay. Yun yung, I think, props will agree with me. Maling-mali yun. Okay? E paano hindi ko talaga ma-gets yung coding eh. Then at least you have the basics naman. Kahit paano lang intindihan mo lang kahit konti. If your line is talagang documenting what you are going to do, what are you going to propose, then yun nga, may ibang line para sa'yo talaga. No? Di lahat, again, programmer ang pupuntahan nyo. That is 100% sure. Hindi lahat magiging programmer sa attendees na to, okay? Creativity, para mas maganda naman yung IT presentation natin tsaka yung mga application natin, we need to be creative, no? Yan yung cosmetics, no? Then, part of the creativity is innovation. Yeah. Innovation to complex problems. Yun nga, mahirap humanap ng ganitong product. Nagkaroon ng innovation, nagkaroon ng online platform, e-commerce. Ang e-commerce, hindi lang Lazada. E-commerce na rin yung tick. Pag online booking ng Airbnb, ng mga hotels, e-commerce lahat yan, electronic commerce. So, pag nagbayad ka online, that's e-commerce already. Okay, like transaction online, that's it. Ay, kahit sa mga bangko. And this is the last ba? Oo. Continuous learning, ayan, sa IT. Yung PHP mo, ngayon, after 2 weeks, may bago ng code. Diba? Yung Python nyo, after 2 weeks, may bago na. Magiging problema niyan is, paano ako makakahabol? Mawawalan ka na ng gana eh. Hindi na ako makahabol. Magagaling na yung mga kasama ko. Ano na lang ako. Yes, of course, you have the option to go on the other track. No? Pero kung talagang yun yung passion mo, develop
a learning habit, a learning way, no? Ano ba? Gano, saan ka mabilis matuto? Mas mabilis ka bang matuto magbasa e-books o mas mabilis kang matuto manood ng mga video? Or mas mabilis kang matuto kapag may mag-guide sa iyo? Papasok ko na si Grand Guru sa may guide na katulad namin, no? Na hands-on talaga, online man or face-to-face, hopefully mabalik na namin 'yon kasi face-to-face kami sa training noon eh. Alam ko, ayaw ko, JB, kung face-to-face yung naano mo, no? Thank God. Yun. Ano ba dun? No? Saan tayo mabilis matuto? Study shows na mas mabilis matuto ang tao kapag visually, pag may nakikita kesa sa may binabasa. Baka yun. Doon ka. And take notes. Ginagawa natin ngayon. Bulleted. Ayan, di pa rin nawawala sa atin yung notebook kahit may cellphone. Cellphone kasi pag nalubad, di mabubuksan. Sobrang madaming nakalagay sa cellphone, di mo na makita yung information. Di ba? Mga ganun. Okay. Then, educational requirements. Wala akong magagawa dito pero almost 90% na talagang kailangan ng educational background sa IT. Meron pero of course if talagang hindi wala tayong capability makapagtapos, makapag-masters, we have certification and we have experience. Yung mga mekaniko naman natuto yan sa by experience lang, guided by professional of course, di ba? Then I think sa IT, lalo na yung mga freelancer na nakapag nakatrabaho naman ako ng mga freelancer, magagaling. Di ba? Halagang kaya nilang gawin naman. You have to prove that you can do the job. Okay? Mag-apply ka, tinignan, it's a sad reality. Oh, undergraduate. Sabihin mo lang, these are my works. Ito yung mga kinode ko. Okay. Yung mga sample ko. Ayan. Nakagawa ko ng application sa Play Store and more. Ay, to see is to believe nga, di ba? Yan. You have the high chance na ma-convince yung interviewer. Ang sasabihin na lang, pag-uusapan yan. Kasi yung HR, kailangan ng ng transcript of records. Siguro kunin yung transcript of records mo nung hanggang siguro first year or second year ka. Then, yun, dun magde-decide. Okay. This lady is good. Makakatulong siya sa atin. For mga companies naman, mga foreign companies, may mga tumatanggap ng mga ganun. May hindi na kinaan yung diploma, eh. Tayo lang talaga ang mahigpit sa mga requirements, no, sa diploma, ano. But of course we are still if you are capable, tapusin natin, no? Tapusin natin, eh, matatapos na kayo, konti na lang, di ba? Madami na hirap na rin yung pinagdaanan natin, no? Physically and emotionally, no? Hindi lang naman sa pag-aaral natin, may mga outside factors na nakaka-apekto sa atin. Okay? Relationship, no? Family and more. But yan, nalagpasan na natin at matatapos na konting kapit na lang. Di ba, sir? And mag-umpisa na naman kayo sa panibagong chapter ng buhay ninyo. No? Which is maybe corporate or mag-business kayo kung ayaw niyo, kung hindi niyo talaga passion yung magtrabaho, pwede naman kayong maging entrepreneur, okay? Continuing education, masters, okay? So I have masters before pero wala nang oras, nagtrabaho na. I think that's iAcademy. Ka-alma mater tayo, Jimmy. May iAcademy sa Makati dati pero wala na ngayon, right?
But there are other schools na nag-offer ng master. It's TUP, no? TIP, and main item UP. Nag-offer ng IT, master sa IT. It's, syempre, pag meron kayong masters, iba yan, di ba? Then through webinars, mga trainings namin, ha? Sana maalala nyo kami, no? After this event, we have monthly trainings, technical training sa coding, mostly. Okay? Then, continuing education, mentor. Hindi lang naman sa pag, ano natin online. We can also find a mentor. And si sir ninyo, pwede yung classmate ninyo, pwede nating mentor yan. Give and take information yan. Okay. Job outlook and salary. Okay, job outlook and salary. Job outlook, continuous yung opportunity, no? Sa IT due to innovations, no? Yung fast-paced na changes sa technology. Okay. And as well as the need for cybersecurity and data privacy. So, tuloy-tuloy yan. Okay. Then, yun nga nung sorry. Nung pandemic, medyo naapektuhan, no? Napansin natin sa IT ang kumapit. May mga industry na apektuhan ng pandemic, pero yung IT, ano pa rin eh, hindi masyadong na ano yun ang impact. Diba? Kasi digital eh. Digital yung trabaho natin. Okay? So for salary, after this, kung may job street account, we can check. No? So, let me... pagkatapos na lang ng slides, matatapos na rin. Ano ba yung range ng salary? In demands are software development, coding, cyber security analyst, no, ethical hacking, cloud architect, yung mga cloud engineers, kung paano gamitin yung mga cloud platforms, Azure, AWS, and more. No? Data scientist, data analytics, no? Without advanced coding, pwede ka lang maging data scientist, okay? Data analyst. And network architects, yung mga Cisco, ayan, Oracle, okay? And sideline na tinatawag. Pwede tayong pag may mga time pa, no? Pag kasya pa sa 24 hours natin. We can look for an extra income, no? Sabi sa akin, ito mag may trabaho ka sa IT, additional income mo tong, hindi ko na sasabihin yung mga ano, pero yung mga nagko-convince sa atin na ano na mga products na ibibenta mo to. Pero syempre, yung mga yon is pag binenta mo to, meron din silang kita. Alam na natin yung mga ganun. So, sinagot mo na lang din sa IT kasi, 'di ba? Di meron naman kaming yes, of course, that's a good income, no, yung magbenta ng products, no. But we can also get extra income to using our skills, no? Yan, IT consultation, no? Correction, hindi nag IT consultation kami, but consultation only, hindi namin gagawin yung code ng system ninyo, yung buong system nyo, no? Okay, we will not do that, no? We will just guide you yung paggagawa niyo sa may mga natanggap na inquiry. Sir, patulong sa thesis. Okay, sige, ano, Android, okay. Okay, ano mga kailangan? Okay. Asan yung mga ginawa nyo? Wala pa. Kailan yung deadline? 2 weeks. Medyo mahirap yun. Medyo mahirap yung ganun. That shows how your commitment, no, yung
attitude mo dun sa attitude mo in the future, no? Iwasan natin yung ganun. Hindi namin makuha yung code. Yung sana yung pinropose nyo, dapat alam nyo din kasi kung ano mga gagamitin na doon, mga technologies. Kung hindi alam mo, pwedeng yun nga, consultation. Tapos ituloy nyo na yung ibang code. Pwedeng mag-ano ng konting code kami. Then, pare-parehas lang naman yan eh. Ituloy nyo na. Hindi yung buong system. Okay. And then, there, yun. Kasama sa freelancing namin tsaka remote work. Pag remote work, katulad namin ngayon. So, hybrid. Report lang kami once a month sa office. And ayun, convenient, walang traffic, mas madami kang nagagawa, di ba? Pag nasa bahay ka, no? Pag gising mo, konting ano lang yan, hilamos, pwede na, di ba? Kape sa tabi mo, sarap, di ba? Sama mo pa yung family mo, but of course, wag lang mag-ano ng distraction, no? Iwasan lang yung mga distraction, okay? Okay, for career advancement opportunities, I mentioned the different areas, software development, cybersecurity, cloud, data. Okay, so career advancement, ibig sabihin ma-promote ka lang. Siyempre, gusto, sino namang hindi ayaw ma-promote, di ba? But promotion, katabi, kakambal niyan yung pag-angat ng sweldo, di ba? Advancement of your career, na promote ka, syempre mas mataas ang sweldo, no? If you're planning to look for other opportunities, medyo mas mataas na yung value natin, di ba? Ano, habang maano yung panahon, di ba? Tumatagol yung panahon natin sa IT. But of course, importante yung continuous learning. Tumatagal ka nga sa IT, ang alam mong mo pa lang is Visual Basic 6. Paano na tayo niyan, 'di ba? Kaya why I'm bakit tinumbok ang Visual Basic 6 sana, no? Wala nang nag-aaral ng Visual Basic 6 sana. Obsolete na. Wala na rin pinace out na ng Microsoft. Wala nang may kilala sa Visual Basic 6. Una, hindi na supported ng Windows 10. Mag-error na yung program mo. Sana wag na nating ano, pag-anuhan ng oras. No? Visual Basic as a language, yes. Pero yung Visual Basic 6 na programming, wag yun. Okay. Doon na tayo sa Visual Studio, sa Visual Studio Code, yan, C Sharp, yan, okay. C++, and more. Okay. Entrepreneurship yon, or technopreneurship, ayan. So using our technical knowledge, no, we can establish or we can put up a business. Ground gurus, no, yan ang ginawa namin. Okay, so that's it for career advancement opportunity. Certification, yon, meron akong Microsoft certification, that is Azure certification. Maganda ring i-add sa portfolio yon. Importante ba certification? Well, it's a plus. It's not required, but try to. Okay. May mga certification, may mga bayad yan. Katulad ng Microsoft certification and Cisco, may mga bayad yan. Okay. Then leadership. Of course, if step up. Okay. If you know that you can do the job, step up. Okay? But before you step up, kailangan ready ka, di ba? Doon sa mga binanggit na pinakita ko kanina, mga skill, technical skills, soft skills, and technical skills and people skills. Ayan. No? Kailangan meron din tayong skills na mag-manage ng tao. Okay. Advanced education, like what is mentioned earlier, no? Masteral and mga trainings eh. Okay, management trainings, okay? Project management training, Scrum developer training, di ba? May mga PMP, may mga Lean Six Sigma.
Hindi na kailangan ng coding. Yun yung mga certification na talaga makakatulong sa inyo na pwede kayong maging project manager. Lean Six Sigma training, project management training, Scrum training, yan, mga yun. Cisco, and more, okay? So lastly, we have the tips. So para may time pa akong magpakita ng mga technologies. No? Ayan. Because we only have 30 minutes. Always keep learning, hindi lang naman sa IT, di ba? Stay, having Steven, stay foolish, stay hungry, stay foolish, di ba? So, crave for information. Pero wag naman natin kalilimutan yung sarili natin. Huwag natin, siguro, hindi natin alam kung paano nakuha ni Steve Jobs yung kanyang sakit. No? But stress contributes to a lot in our health. Yun. So, nakaka-trigger siya ng kasi pagka stress ka, yung level ng everything, dugo mo mataas, and yung anxiety, yan. So it consume a lot of energy, as no. So pag hihina tayo, then kune-connecta na yan yung mga system natin sa katawan, maapektado, okay? So life work balance, sabi nila, but medyo mahirap yun for me, no, medyo mahirap ano yung term na life work balance. It's life and choices balance. Huwag na sana, huwag natin sabihing work, di ba? Pwede namang ano eh, hindi ka maging empleyado, eh, life and your choices balance. Okay. Building a relationship with other professional, hindi lang sa IT. Importante to. Ano yung siguro, Jimmy, may nadagdag ka na sa networking. Dito yung kable na networking. Ha? Network yung mga tao sa paligid mo. Okay. Hindi ko naman sinasabi makipagkaibigan ka dito dahil makakakuha ka ng benefits. No? Okay, wag naman ganun. May matututunan ka. Ika nga. Diba? Parang ganun na rin, di ba? Medyo maging wise sa pagpili ng mga tao sa network natin. But of course, we should also learn how to mingle with different types of people. Pero yun talagang solid na foundation ng tao sa paligid mo. Yun, piliin mo, no? With yung makakatulong talaga sa career mo. Okay. So, yun kasing bumubuhay sa atin, yung career natin. Not necessarily maging empleyado ka, no? Pwedeng maging technopreneur ka. So yun. So, siyempre, kapag may application ka, may maganda kang idea, kanina mo ilalapit yan. Diba? Doon sa may mga businesses na malalaki sa gobyerno. Diba? Kung may mga manager kang kilala sa or may mga, let's say, politicians, alam ko kailan, that's reality kami, no? Ilang LGU na yung naging client namin to build their system sa government. Nating may mga contact or else hindi ka papansinin. Ganun yan to sa atin eh. Kailangan may may contact ka lang, no? Then build up portfolio, ipunin mo yung mga ginawa mo kahit simple yan. So we have different platforms para ma-save yung mga projects ninyo. Like we have GitHub, GitLab, para ma-save yung mga code nyo tsaka yung documents ninyo. Pag nag-interview ko, pakita nyo yung link, pakita nyo yung mga codes nyo, okay. So, maniniwala sa inyo na. Siyempre, kailangan ma-explain nyo yung ginawa ninyo, hindi yung dinownload nyo lang yung code. Tapos pagka tinignan yung portfolio nyo, tapos nakita yung gawa mo, anong purpose niyang code na yan? Okay? Baka hindi mo ma-explain. But you have to explain your work also. Then, communicate clearly, not necessarily naman na, ano, diba?
na fluent ka sa English, at least you have, you can organize your thoughts, no? Hindi yung halo-halo, no? Patalon-talon, mahirap yung communication na ganun. Again, basic sa communication, lista, no? Tapos yung mga nilista mo, igrupo mo. Ay, pero ganyan, yung bulleteds. Okay. Collaboration. Collaboration is working with the it's a combination of technical and people skills, no? Sa for sure magkakaroon tayo ng katrabaho, at ang pinaka-importante di sa para tumagal sa kahit na anong industry is respect. Okay. No, respeto sa mga katrabaho. Medyo pakiramdam mo na nahihirapan yung kasama mo. Ako na lang sumasalo sa trabaho nito. Hindi naman marunong mag-code. Yan yung ganyan. Relax, no? Intindihin natin kung anong nangyayari. Guide him or her. Okay? Kasi pares kayo magkatrabaho. Eh. Pares lang naman yung ginagawa nyo. And then, baka hindi yun yung passion niya. May mga factors na talagang hindi siya effective. Okay? Advice. Baka ang gumagawa niya yung mga technical lead, baka mas okay ka dito sa project na to, no? Di pwede kang naming ilipat sa project, or tanungin mo ano yung specialty mo. Yan, ni-review naman 'yan eh bago ilagay sa isang team. Okay? Pag may problema sa team, hindi matapos-tapos to, bakit ganyan, bakit ganon. So of course the project manager should oversee that, no? Baka may problema sa collaboration sa baba, then solve the issue together, be open, no? Iwasan lang yung mga tinatawag nating Jollibee. Sorry for mentioning the company, may mga term dyan. Jollibee is what? Bida-bida. Okay. Yes, you are good. Okay. You advance ang coding mo. Okay. Ang bilis mong gawin ng lahat. Okay. But parang iniiwasan ka ng mga kasama mo. Assess your self, di ba? Mukhang get feedbacks. Bakit ano yung masasabi niyo sa akin? Magaling ka, alam mo eh. Baka medyo na ano lang yung way mo ng paggawa ng mga bagay, pagpapaliwanag, medyo sa tingin nila ganon. Then you have to adjust. Hindi naman be humble, no? We still have technical lead, baka mamaya is technical lead inaano na natin, di ba? Hindi ganito yan, sir, may ganito ganyan. There's a proper way. Yung prof natin eh, sir, ito yung C# ko, advanced ka na. Yung again, di namin lahat alam. Okay, good. But if it is good if you share that technical skills, yes, you will stand up. Alam ng managers, alam ni prof kung talagang magaling. Kasi hindi pantay-pantay, but we know how to manage or to set the tone. No, i-ano namin yun, yung ano eh, parang i-balance, ipantay-pantay yung mga nasa loob ng team namin. Okay, mahirap eh pagka may isang umaangat tas yung iba hindi. Mawawalan ng ano eh, ayoko ng ano dahil mas magaling siya eh. Kung hindi ako para dito, no? Kung medyo pansin nyo sa mga projects na pinapagawa, pag yung pinasa mo advanced na, talagang super advanced yung code mo, yung ibang prop, hindi yan yung tinuro natin. Hindi yan yung nasa topic natin. Yes, advanced na yan, pero dun tayo sa topic natin. Kung C# SQL lang, database lang, huwag nating haluan ng mga advanced na ginagawa dyan. Kung ano yung diniscuss natin para pag chinek pantay-pantay. Yun lang ang ano ko sa experience. Ganun din sa trabaho. Okay. Kung ano lang coverage ng ginagawa namin, yun lang. Okay. Innovation, ibang bagay yan, pag-usapan natin. Okay, hindi lang ikaw, natin. Okay. Present your work, and then
if we can see that you should you are ready to stand up, we will give you the leadership role, the technical lead role. Ayan. Right? So yun lang. Balance na to, respect with the colleagues, importance ko collaboration yan. Lastly, problem solving, ano bang problema, di ba? Yun naman yung nasa capstone nyo, anong problema? Di ba? Ngayon, digital na lahat. Okay? Ang karamihan na naiisip natin ngayon, I think you will agree with me, ay yung meron na. That is okay. Meron na, may ginagawa na ganito, pero kailangan pang ma-improve yan. Okay? May improvements pa dyan kasi continuous yung technology tsaka ano. And pwede pang ma-improve. O yung mga wala pa, ano pa bang mga wala sa atin? Online barbershop? Online barbershop? Online parlor? May mga nagsabi sa akin, medyo mahirap yata yung mangyayaring ganun. Okay? So, time check. We have 30 minutes. I have less than 30 minutes to show the platforms. No, doon naman tayo sa hands-on ng konti to show you what is in the industry right now. Okay? Okay. Ay, Q&A pala. Ay, pwede tayong magbigay ng 10 minutes. Question sa topic. Again, kung paano tayo mag-uumpisa, we have different passion. Inaano tayo. Binigay ko lang yung mga guide na asan yung slide na yan. If you think you have the, diba? So per developer, network engineer, cybersecurity, database, cloud, or project manager. Hindi ka man manager agad. I think IT, nag-umpisa yan sa business analyst eh. Yeah. Ikaw yung magde-design nung software na i-develop. Okay. And then, makikipag-work ka sa project manager. Ito. Importante yung data flow diagram, ha? Mga algorithms natin, mga data, hindi naman masyadong technical, pero yung flow ng gagawin na system o login, number 2, pagkatapos mag-login, anong magpapakita na screen, dashboard, or and so on. Importante yun para mas maintindihan. Yung tao nga, visual, di ba? Pagka pinapaliwanag mong ganito, o hindi nga maganda yung, I think yung presentation ko, hindi ganun na perfect. Dapat may mga pictures yan na pinapakita sa inyo. But, wag naman masyado. Masyadong OA na. Puro na lang. Animation mo. Tagal-tagal na. So, yung mga to, yung pwede nyo maging choices. No? Ito yung mga choices na pwede sa inyo. Okay. Sa akin, ang mapapakita, DevOps engineer and software development. Ano po mga kailangan ninyo? So, kunyari, napili nyo is software development. Ginagawa nyo na yan, di ba? Or DevOps engineer. Okay? So, if we, medyo iniipon nyo pa yung mga question, let me take this time, no? Para pakita sa inyo yung mga platform. Since I'm a Microsoft certified professional, yun ang mga karamihan na alam ko na mga tools. Okay? So, hold on. Ready ko lang yung aking ano. Tapos na tayo sa slides. And then,
Lagi lang ako sa tool, okay? Okay. So for hindi naman siguro ano yan, the information of everyone. Saan ba ako screen one yan? Okay, I am currently in Accenture, ha? So ibigay niyo lang sa akin yung mga sa amin yung information besides Crown Gurus. Ayun. I'm a DevOps engineer in Accenture plus developer na rin. Marami ang role natin doon. Okay. Kung may mga kakilala kayo doon, no? Mga kaibigan, mga kamag-anak, you can let them know na baka pwede ko silang matulungan, no? Technically. This is Azure Portal. Ito yung kinatawag na cloud technology. Okay, lalagin ka lang sa portal.azure.com. Ayan, tapos makakapunta ka na doon. Ito, pinrovide ng company para sa ano, to do what, okay? So, explore ako lang mga services lang, ha? Na laging ginagamit sa Azure. For hosting your web application, we have the app service. App service, okay? Paano gumawa nito? Okay? Yan, hindi mo na kailangan bumili ng GoDaddy. Nandito na sa Azure lahat. Okay. For example, you want to create a subscription company na gano. And before we start pala dito sa Azure, no, ang kailangan dito, yung pinaka-base, pinakalalagyan, ito is a resource group. Let's create a resource group for your school. Let's say, ano ang abbreviation ng inyong company? CDSGA, sir. CDSGA. GA. Okay? Or resources. Resource. Group. Okay. So this is the resource group. Choose what region para mas malapit yung data. Southeast Asia tayo. Para hindi na umikot yung database. Create. Now we have the nire-review muna ni Azure. Then we have the resource group. Okay. Anong kailangan natin sa resource group? Okay. Ano ang gagawin ninyo? Gagawa tayo ng ang scenarios. Gagawa tayo ng web application. First is you have to create a app service. Yan. Ito yung hosting. Ang magiging ang project ni school ay paliin mo syempre yung resource. Saan mo ilalagay yung project mo? Web app name is CDSGA enrollment. Okay. By default, nilalagay niya Azure websites, pero kung may sarili kayong domain na tinatawag yung www.cdsg, asan yung ano? Yung cdsystem.com, eto. Ayan. Yan. Pwede niyong i-join yung inyong enrollment system or enrollment sa inyo. Okay? So, itong slash na ito, yung tinatawag na subdomain. Meron kayong main domain, which is this one. Okay? Pero kapag nilagay dito, mapupunta kayo dun sa enrollment system. Okay, meron ba? Wala. Okay. Okay. Penetration test lang ako. Meron kayo natatagong password dito. Oops.
Okay. F12, napakalakas na tool nito, ha. Okay. Pag may time, bakit na yan? Okay. So this slash enrollment, doon kayo mapupunta doon sa website na gagawin natin. Okay. So ano yung programming language? Java, is it Python, and or, ano tayo, .NET. Okay. Tapos Windows yung pinaka kung saan tatakbo yung hosting. Okay. Then Southeast Asia, pwedeng ibang location, pero syempre doon tayo sa pinakamalapit. And I already have a plan. Pero pwede kayong gumawa ng sarili nyo. Plan, ito yung payment na. Payment type. Okay. Maraming klase. Depende sa budget ninyo. Diba? Kung magkano. So, I have already the plan. Kasi bago ka gumawa ng app service, kailangan mo nang gumawa ng plan. I forgot to tell you. Kailangan ng asan yung service plan service. Asan na yung aking niya? Plan. Anyway, okay. So, yan. And then, yun na. Basically, create na. Okay. Pangalanan yung website, tapos dapat may Windows plan pala. Okay. Windows plan. At wala na siya measures. Okay, okay. Anyway, sige. Review and create kung pasado. Okay. Sabihin niyo lang kung di ko na sharing screen. So, na-create ko na ba siya? Ayan. Initializing, it will take a couple of seconds, no? Yung app service, okay. Deployment in progress, makikita na yung status, gawa ka ng ibang bagay habang inaantay. Monitor dito. Okay. And then, new tab, no, para may prepare mo naman yung database, SQL or MySQL. SQL ang ating ano, Azure. So meron ka ng database, hindi ka na mag-i-install. Ayan. Okay, so meron na ako. Kikreate ka lang naman ng bagong server. Ayan. Same process, pangalan ng database. And then, plan. So, meron ka lang. Yan, no? Para mas mabilis. Okay? So, itong ECO or Golden Ridge plan natin na database, pwedeng maraming database dito. Enrollment, inventory, pwede kayo maglagay ng maraming database. Let's check ano ba yung existing database dito. Makikita mo di well. Overview. So this is the database ang ayan, para ma-access yung database, ayan, okay. So, kung may SQL server ka, copy. Kailangan mo yung SQL server sa desktop mo, ha, para makapaggawa ka ng mga iba pang databases, okay. No? Or connect ka dun sa database na yan. May password ba ako? Oh, medyo nakalimutan ko na. So, that's how you can access the database. Paano paggagawa tayo ng bago? Pupuntahan natin, hindi SQL database, SQL servers. Ayan. Isang SQL server,
many database. Ito yung pangalan ng SQL server ko. Ayan. SQL databases. So dito, gagawa ako ng database. Tapos piliin mo yung pangalan ng SQL server mo. CD, SGA, bawal ba yung dash? Pwede. Enrollment. Sinecheck na kung available to. So kapag pumasa ka naman, then go. Server, Asia, yes, ayun no, SQL, GRC yung pinili ko. And then, development lang para hindi pwede tayong mag-umpisa ng mura lang. General purpose, $5 no? Per month. Pero merong free eh. Wait ha. Asan na ba yung free? I think tinanggal na nila. So ayaw lang magpa-free ni ano. CDSGA enrollment. Okay, so development. Yung pinaka basic sige, may budget pa naman ako para makita niya yung actual. Ayan. Review and create. May database na. Meron na rin tayo, balikan natin yung ginagawang app service. Ready na, ayan oh, deployment na. Ano tong app service na to, okay? Try to access this one. Ipo-post ko sa chat group. Yan. Kung ma-access ninyo. Yan. It should be accessible on your end. May website ka na, pero test page pa lang. Yan. So itong website na ilalagay nyo dito, tinatawag na i-deploy, ipapublish nyo, ay kukonect dun sa database na gagawin ninyo. Siyempre, hindi ko na, hindi natin matatapos ngayon yan. Okay. Yan. Create. Tingin ko pasado naman yung database natin. Yan. Okay. Tapos ano ilalagay yung code ninyo? May online lahat ng tinuturo ko, syempre. Saan ba kayo nagko-code? Siguro sa Visual Studio Code, maybe. Visual Studio Code, pwedeng Visual Studio. Yan. Okay. So yung mga .NET developer diyan. Okay. Visual Studio is a Microsoft product, pati itong Azure, magpaka ano na yan. A partner, okay? Let's makagawa naman tayo ng simpleng project na i-deploy doon. Walang database ha, hindi ko pinapangako. Ayan. Nag.net na ako. Ayan. Create project. So may gumagawa doon sa Azure. Anong tawag sa gumagawa sa Azure? Cloud Engineer. Bago ko ba nagawa itong website na to? Ayan. Nung nag-create tayo ng app service, nag-code ba ako? Hindi, di ba? Nag-setup lang ako. So, may mga advanced na pwedeng gawin dyan. Security something. May mga ano yan eh. Asan yung setup ng ano natin. So, makikita nyo na dyan si website. Yan. Pag-setup ng mga authentication, two-factor authentication. Yan. Pag-setup network, 'di ba? Paano yung ibabalance kung marami uma-access? Ayan. Security is ayan, certificates kasama diyan security and the more. 'Yun yung ginagawa ng cloud engineer, okay? And then si developer naman, software developer ka, 'di ba? All around yung ginagawa ko ngayon. Gawa tayo ng bagong
application. So we are going to create a .NET application na ang language na gagamitin is C#. Yan, C#. Yan. Saan madadownload tong Visual Studio pala? So while I will post you the tool. Yan, importante. Visual Studio. Ayan. Pwede nyo gamitin yung free. At pwede rin kayong sumubok ng Azure na free. Basta may credit card yung lang kayo. So, baka Jimmy, pwede mo silang pagamitin. Mag-register ka and then pa-experience mo sa kanila yung Azure. No? May free kang $200 for 1 month. Kaya hindi maano yung credit card, don't worry. Hindi basta-basta babawasan. Okay? So going back, ito yung website kung saan mata-download yung Visual Studio. Itong ginagamit ko ngayon. Kindly take note. Ayan. So ang i-install mo ay Community Edition kapag free. Ayan. Pwede namang professional siya enterprise. Let me know if you need the key, no? May mga key naman ako rito, product key. Community edition pag free lang. Etong Visual Studio Code pang lahat 'to eh. Pwedeng PHP, pwedeng Python, pwedeng Java. Java mas more on Eclipse eh. Pero almost all ano pwede dito sa Visual Studio Code. Pero pag specific ka dito sa ASP.NET, ayan ang nire-recommend ko. Okay? Going back to ASP.NET as a code developer, ito yung ating scenario. Gagawa ako ng website na I'll explain anymore kung ano itong mga ito ha. Basta ASP.NET. CD. SGA. And augment, sorry, system. Go. Yan. 3 minutes na lang, pero konting ano ha, extension lang tayo. Hanggang 12, medyo gutom na dyan. Pwede naman kayong mag-ano ng lunch nyo. Maybe para konting minutes, mga 12, 15. Yan. So meron ng website. Then, run your website. Okay. Template na to. Nagawa na ng Microsoft Visual Studio to ha. Kailangan nyo na lang dagdagan yung codes or baguhin. So you can see, nung pinlay ko itong ano, di ba, meron akong welcome to your page. So itong mga to ay nandito sa ayan, ito yung welcome. CDSGA and system. Ayan. Okay. Tapos or meron pang isang way dyan eh. Ito. Refresh lang natin yung dineploy. Yung pinublish. Ayan. Ayan. So, medyo nabago na. Ngayon, tapos na kunwari yung website. Gusto na nating ilagay dito. Sa ating app service. Dun sa ipapublish na natin dun sa web host natin. No? So kailangan mapalitan to ng welcome to CTSGA enrollment system. Okay. What are we going to do is mamaya na yung database, hindi rin naman natin mako-connect. Ipapaliwanag ko lang kung paano. No? So for example, is tapos na yung development, we will publish this one to the site. Okay. Right click, stop mo muna yung application, right click the project. Publish Azure web service, di ba? App Azure app service, okay? Windows, di ba? Alam naman natin na yung ginawa natin is
Tapos hahanapin na yung two-factor authentication to. Yeah. Okay. Di basta-basta makakapasok dun sa account na ito. 80 and minsan maraming request. Yan. Sa wakas makakapasok din. Sobrang secured, no? Ah. Daming authentication, sorry. Kasi matagal ko nang hindi na-update itong Visual Studio kaya nagbago na rin ako ng password. Kay may kita habit na magbago ng password kapag may time kayo. Yan. Sana mag-load na maayos. Okay. While last, no? Meron naman ako isang project na ready na. Kung marami tong approve request. Approve. Yan. Kag ayaw pa doon na tayo sa isang project, okay. Yung na-deploy ko na. Papaliwanag ko lang yung process. Okay. Anyway, isang project ko na lang, recent project is yan. Okay, so yan, naka-connect na to sa database. And then ang ginawa kong publishing dito is like this. Ayan. Publish, tapos pinublish ko siya dun sa nasa under Golden Ridge Corp Resource Group siya. Sa atin iba, 'di ba? So pinindit ko lang yung publish, sana gumana ito. Kakonnect na sa SQL database. Yan. And ito yung app service niya. Yan. While waiting kasi binibuild pa yung application. App service. Yan. Okay. Yan. Yan. Okay. So, ito na yung application na ginawa ko. Diba? Ma-access nyo na to dyan sa inyo. Okay. But, i-check natin dito is kung ipi-play ko tong code na to, yun din naman yung nakapublish doon using yan, C# something na yung yan, ito yung localhost. Yeah.
dashboard and reports. Yeah, okay. So ito na yung hindi pa naman tapos, pero ito yung ginagawang website, exportable to PDF, CSV. Yan. If you need help in .NET, let me know, no? Yan yung ating mga codes, C# codes to yan, yan. Okay. Mag-google kayo, galing naman, hindi. months to bago nabuo yung mga ganyan. Okay. So the database is kumagana pa ba yung database ko? Yep, I think ang database niya ay yung kanina yung pinakita ko. Ayan, nakalimutan ko lang yung password ng database. Okay. SQL Databases, Golden Ridge Corporation. Ayan. Okay. And then looking ito yung software development, so you need to have plus cloud, no? Ito yung pagde-deploy ng cloud para maging accessible sa lahat, no? Meron nagde-defense local lang, pwede naman, it's up to the panelists kung okay lang. Pero kapag sinabi ng panelists i-online nyo, then you have to find the right platform for you. Okay. So sa .NET, ito nga Azure yung compatible, and there are others. Baka sabihin nyo, laging Microsoft ang pinopromote ko. No. For Google, ang pangalan ng cloud platform nila is GCP, Google Cloud Platform. Yan, meron din akong access doon using your Gmail account. Yan. Pwede kayang gumawa ng database. Firebase yan. Yan. Natin yung Firebase. Yeah. Okay, so may ginawa akong mga database. Parang SQL to, pero hindi SQL language ang ginagamit. Yan. Yan for tapos ito na mismo sa Firebase ka na mag-host ng application nyo. Mostly ginagamit to sa Android app, ha, kukonnect dito. Meron ng ano dito eh. Meron ng setup na para diretso ka lang kumonnect sa iyong app. Okay, ayun. Apple, Android. Yan. Company. SGA men, tapos bawal daw ang underscore, pwede? Letters and numbers. Yan. Start with a letter. Tinatawag na naming convention. Start with the letter. Letters, numbers of underscore, two. Period. Ewan ko. Ganyan na lang. Madali. Register app. CDSGA. Sorry. Yan, okay. Tapos ng app. Configuration niya na niyo na nung kung ano yung ilalagay niyo sa Android niyo. Yan, kailangan niyo ilagay sa Android, nilagay inano yung instruction, di ba? Next. Yo. Next. Yan. Okay, then yung database na. So ganun.
sa Android Studio nyo, kailangan, meron ba akong Android Studio dito? Ah, hindi na ako naka-install. Okay. So, kung ang most of you, I think Android, no? Nagde-develop ng mobile application. Sa mga company ngayon, malalaking company, Accenture, IBM, Convergys, etc., Transcom, walang masyadong project na mobile app. Okay. Reality yun, wala. Wala masyado. Okay. Mostly web application. Tsaka DevOps. Okay. Ready nyo na lang, ha? Dahil yung mga nagmo-mobile application, ano lang, kung may sarili kang company, kasi yung mobile app, yes, maraming gumagamit ng mobile, pero yung web application nagiging mobile, pwede nang i-browse sa ano eh, sa tawag ng mobile device, tinatawag na responsiveness. Pag maliit yung device, liliit din tong website, katulad nito, di ba? Pag pinaliit mo, di ba? Ano pa rin siya, di ba? Pwede mo pa rin ma-view. Okay, so, tsaka iba yung wala masyadong customer sa mobile. Yan ang sagot. Okay. So that's it. We have so going back to Microsoft, no, may Azure portal tayo, may Visual Studio. And then paano naman gawin automatic yung pagde-deploy pag na-deploy mo yung code, no? Dito nagki-click pa ako, di ba? Right click and then publish, di ba? Tapos marami pa akong pinipindot. So there is another way. Ito yung ginagawa ni app ni DevOps kami para gawing automatic ang pagde-deploy doon. Okay. Go to Azure. Yan, type nyo na Azure DevOps. Then, ang requirements para dito, dapat yung meron kayong Microsoft account, Microsoft email, Outlook, or yung provided ng company nyo, register nyo sa ano, okay, para maka-access kayo ng ayan, so gawa kayo ng project or ayan, Southeast Asia that you sticks. Ay, okay, isang security din to, di ba? Captcha code ba? Yep. Anong purpose nito? Dito nyo isi-save yung code nyo? Kasi paano pag nasira yung PC nyo? Nasira nyo yung nagka-problema, di ba? Nagkaganyan kami sa thesis. Kahapon gumagana pa, ngayon ayaw na. Di ba? Kailangan meron kayong backup ng mga codes. Paano ganito? You have this one. And we have the features of Azure DevOps called repository, repo. Okay? Paano gamitin to? Hindi ko na i-detail. Yung ano lang, ha? Yung papakita ko lang kung paano gumana yung tools. Okay? Gawa ka ng folder, di ba? May ginawa tayo kaninang wag ito, yung bago natin ginawa. Ito, okay. Itong code na to, saan nakasave? Hanapin kung nasaan. Okay. Close muna, baka naka-open yung code. Copy. Or cut na natin. Mamaya na. Okay. I-prepare muna natin kung saan natin i-upload yung code. Okay. To do that, you have to check something. Yan. Yung URL kung saan tayo mag-upload and then git bash. Itong git code siya para gamitin yung code repository. Pero gawa muna tayo ng yan. Okay, so git clone yung pangalan ng site. Yan.
So, sa workspace, buksan na natin yung folder. Ayan, okay. Dapat magkaroon ng enrollment na folder, no? CDSGA enrollment. Yan. Okay. Yan. So, lahat may password. Ito, medyo sana mabilis lang. Okay. 65 then. Okay, so there, sa workplace natin, nagkaroon ng CD, SGA. Sana hindi pala ako naglagay ng space. Okay lang yung dollar sign tsaka 20. Dito nyo ilagay yung code kanina. Yung ginawa natin na nasa, I think, nasa na ba yun? Cut. Lagay ko dito. Yan. Paste. Okay. So ito, dapat mapunta na online for backup purpose. Yan. Okay. I mean, dito. Ngayon, git status, upload ko na yung code. Ah, sorry. CD S. Ah. Yan. Punta tayo dun sa loob ng folder. Git status. Kung ano yung nagbago dun sa folder na yon, nakita nyo na merong red yung ano. Sabihin, may bago tayong ginawa. Naglagay tayo ng folder. Git add. Inad yung nire-ready natin yung code for uploading. Git add git commit my first code. Okay, then git push and refresh. Nandun na yung code natin. Okay? Bakit? For example, ito. Na-reformat ka, nasira. Sira ah. Dinilip ko yung folder. Na, ano na yan? Asan na yung code namin? Nag-reformat ka ng computer. Ang meron ka lang, internet. All you have to do is login. Ayan. Tapos makikita na asan yung ating project CDSGA. Ayan. Okay. So you have the code. Then git clone mo lang ulit kung saan mo gustong i-ano yan yung code. Makikita mo yung address kung ano yung clone mo. So itong git command is unfortunately hindi ko matuturo lahat, no? Paste. Okay, so tingnan niyo sa workspace ko, wala yung code, di ba? Pagka tinalo nyo at bagong reformat yung PC nyo, babalik yung code. Ah, sorry. Ayan. Ayan. Asan na siya? Yun. Balik. Diba? So, bawat member ng team ninyo, mag-download ng code, tapos pagawin nyo kung anong babaguhin ni, kung anong i-assign yung work sa kanila. For example, si yung isa binabago yung saan yung pages, ayan, ilan ba yung page natin, index, okay, yung isa binago yung title, okay. So pangbukas na naman natin dyan ay yan,
buksan natin yung project na dinownload. So hindi na yung ginawa natin kanina, open na project or solution. Saan nyo dinownload yung, ano, di ba dyan? Ayan. Okay. So nandito ako sa computer ko. Gawa tayo ng mabilis na change. Welcome. Naglo-load pa. Okay. Okay, so while waiting, paano naman natin i-automate yung pag-deploy using this Azure DevOps? May tinatawag na pipeline, gawa ng pipeline. Gawa tayo ng anong tatawagin? Pipeline is yung flow ng pag-deploy. Continue. Balikan ko, piliin mo yung code mo. Code repository yun, di ba? Yung kanina. Yan. CDSJ enrollment. So yun ang pipiliin natin. And then, ano yung i-deploy natin? Is it a desktop application or web app? Or diretso sa Azure? Pwede na yan. Yan. Well, di ba? Gawa na template. Ilagay mo na lang saan mo i-deploy, di ba? Sa web app. Tapos yung pangalan nung subscription, medyo titignan ko kung papayagan akong sa subscription. Pero mapapansin nyo, ready na. Mas madali na lang yung isa. Ayan. Okay. So this is one way. And then hindi ko naman madideploy na actual. Maraming kailangan i-set up. Eh. Second way is this one. Ayan. Ayan. Okay. So ito yung pag-prepare ng application. Ito naman yung pag-deploy. Yung release na. Ayan. Hindi ito magpapatakbo ng application, ha. Ito lang yung naging ready ng files na ilalagay mo doon sa Azure or kung saan mo siya i-deploy. Magkadugtong yan. No? And deploy to, yeah. Siyempre, hindi mo siya i-deploy agad doon sa actual na website. May tinatawag na testing. Test. Tapos medyo na tayo. Dito na yung production. Ito na yung nagagamit na nung mga user. Testing, kayo-kayo lang. Mga, siguro mga panelists lang. Tsaka yung mga student dito, lahat na. Yan. Okay, so, piliin mo lang kung saan mo kunin yung asset. Save ko muna to save. Sa pagde-deploy kasi ng app, na dalawa yung part, yung gagawin, no. I-ready mo yung mga files, tapos kukunin mo yung mga files. Ayan. Na-ready na. Okay. Yan, okay? Yan. Magkadugtong yan. Automatic yan. Pag nagbago ka ng code, dito sa iyong yan, okay, automatic na natatakbo ang iyong pipeline. Option. Yan, automatic. Sige, magbabago ako ng file dito. I-online ko na. Let's do it like this.
system, enrollment lang yan. Okay. Dito madideploy pero papakita ko lang kung paano tumakbo yung yan, tumatakbo na. Mag-i-error yan kasi syempre hindi natin ano nang maayos. Yan. Nire-ready niya na yung mga files. Okay. Ah, mukhang walang error. Ah. So, yan. Kung ano mga kailangan, tinetest niya, and so on. Ito yun. Okay. So there, yun lang naman. Azure and Azure DevOps. This is Azure. Kung saan magde-deploy. This is, if you want a cloud in, to become a cloud engineer, dito. No? Ito yung magiging specialty niyo. And if you want a developer, you should know how to use code management tool. Ito yung isa dito yung Azure DevOps repository. Meron pa yung iba siguro gumagamit ng GitHub, di ba? Ito yung mga codes. Ayan. Kung titingnan nyo, ito yung mga codes ko na .NET din. Pwede rin namang i-connect yan sa Azure DevOps. Not necessarily dito mo ilagay yung code mo. Pwedeng iba, no? Gawa ka na lang ng panibagong project mo to connect to GitHub. Kasi Microsoft din naman tong GitHub eh. Well, maraming paraan. Okay. Ano pa yung trending ngayon sa IT? DevOps engineer. Kung ano yun, dali lang pala ng DevOps eh. Click-click ka lang. Hindi, may mga script din yan. Diba? Kung gagawa ka ng pipeline, for example, this one. Ayan. May konting. Pero hindi ganun kalalim na coding. New pipeline, gawa naman tayo ng tinatawag na di ba? Naka-code dyan. Diba? Pero parehas lang naman ng ginagawa nung kanina. Mas madali yung kanina. Ito medyo hindi mo nakikita yung kiniklik-klik mo. Yan. Parehas lang din naman yung mga steps. Okay, ito yung ginagawa ng DevOps. Una, magbibuild ng application and diba, i-check yung security. Nagdag ka na lang ng task na okay, kung gusto nyo yung automated. Na required ba sa thesis nyo? Hindi naman, pero at least sa thesis nyo makagamit kayo ng code repository. Pag nag-down yung laptop ninyo lahat, meron pa kayong backup. Okay. So my certification is pinakita ko sa inyo dahil doon ang aking certification. Where is that one? Yun. Azure Fundamentals. Yan. And yan, i-binavalidate yung ID ninyo. So okay. So medyo mas maganda yung inyong portfolio kapag may certification kayo dito. Basta Azure DevOps, Azure din naman siya. Okay? And well, sakto. We'll nag-extend lang ako ng konti para may idea kayo sa mga tool. Kung hindi ito yung ginamit nyo, then we can connect you to someone. Kung PHP kayo, pwede ba rito? Pwedeng pwede. Java kayo, pwede. Lahat ng programming language pwede ditong gamitin sa Azure Cloud and Azure DevOps platform. Okay. Okay. So, thank you, Sir Joke. Actually, Sir Joke, may share din ako sa kanila. Okay. Okay, additional lang naman to, sir. And actually, that's a wonderful thing. Yung mga tuner nyo po sa kanila is talagang magagamit nila with regards sa industry. Okay. So, guys, these are just for references. Okay. So, of course, nasa sa inyo pa rin yung talagang
ang tawag dito, pagpupush na mag-aral pa ng mga different languages. So this one, we have yung mga different roadmap. Let's say for example, if you really want to pursue being a front-end developer, yan. Pinakamahalaga talaga is HTML, CSS, and JavaScript. So ito, pwede kong i-share sa inyo. Wait. Yung nasa, ano kasi namin to eh. Nasa page. So ito, mga ano siya. Roadmap siya talaga. Okay, siguro later ko na lang. Yan. So yan, this is a sample roadmap lang na you can try to discover or search pa like HTML, CSS, JavaScript. Yan, mga web fundamentals. Version control is pinakamahalaga, which is yung Git. So dapat guys, at least kahit papaano, familiarize yourself with Git. Kasi isa yan sa napakahalagang tool sa development. Yan. So, actually, after mong mag-aral ng HTML, CSS, and JavaScript, if you want to push na sa framework, then you can do React or Angular or Vue. Yan. So, ito. Yan mga recommended tools that we have and then mga popular tech tools. Okay? So, yan. I-share ko lang sa inyo din yan. Okay, wait lang. May share lang rin ako ng isa pang quick. Okay, aside from that is yan. So sa Git, kailangan yan. Familiarize yourself with Git, guys. Then create an online portfolio na pwede nyo ma-upload sa GitHub. Okay, mga best practices. Kailangan nyo rin matutunan yung mga best practices. So we have sa JavaScript. For different technology, we have different best practices. And then, ito yung isa sa pinaka basic na sana wag nyo skip yung CRUD. Create, delete, read. Yan. Tsaka yung, kung na-discuss ni Sir Jock, yung MVC, tsaka mga OOP, yan ang mga kailangan nyo talagang isa sa mga factors na mahalaga, lalo sa mga graduating students. And yun, diniscuss ni Sir Joe kanina na guys, please create your online portfolio. So this one was created ng one of our, tawag dito, nag-train sa amin before. So nag-create siya ng sarili niyang online portfolio on where makikita niyo yung sa skills niya. Yan. So kung let's say mga graduating IT students kayo, pinakamahalaga is the skills. So ngayon pa lang, kailangan mag-ipon na kayo ng skills nyo guys. So yan. So yan. So yan yung mga pinaka, ang tawag dito, kailangan nyo na mga... Okay, so bali dapat, at least kahit papano guys, is familiarize yourself with yun sa mga nabanggit namin kanina. So I'm going to share dito sa ating group, yung chat natin, yung mga link. Para you can browse. Okay, tapos I'm going to share din sa inyo yung aming... Eto, so yan. So actually, we have our upcoming training virtual classes. Actually, nag-start na kami sa JavaScript. So this is paid, okay? So eventually, good for 4 sessions na siya, a total of 12 hours of learning. So we have here, next month na, is we will have React training for beginners with Sir Jock. Yan. So, sa May 20 yung start niya. So, weekend session naman tayo, Saturday and Sunday. And then sa June is yung Angular, which is tuturuan kayo ng progressive web app. So, ang investment lang naman natin dito is 500 siya per student. Ang tawag dito, 500 pesos for all the training na siya. Pero since school partner namin kayo, we still give discount. So, for students like you guys, kasi we really want to encourage you na mag-push, na mag-learn talaga, na extend pa yung mga time nyo to learn.
So we will give it na lang ng 450 sa lahat ng mga ano namin, partner school. Okay? So yan. So kung may time kayo ay may ini-invest kayo sa other stuff, then why not invest din sa learning nyo? Ngayon pa lang, as early as now, lalo na kasi kailangan nyo yan since mga graduating students kayo. Okay? So yun lang naman, and hopefully maraming na-share sa inyo si Sir Joke, and eventually kayo na lang talaga yung magpo-push guys for the different path that you want, lalo na sa IT. So you can also, since graduating kayo, no, you can also search jobs here sa caliber.com. So we have here different job opportunities sa IT talaga sila naka-focus, I guess. So you can try searching, ayan, junior software developer. Tapos ngayon pa lang, tingnan nyo na kung ano yung mga skills na hinahanap nila. Yan. Actually, mga more than 2 years of experience sana. Pero tingnan natin. As a sample lang naman. Kung tumatanggap sila ng mga fresh grad. Yan. Ayan, palagi may kita nyo. HTML and JavaScript. Kaya napakahalagang aralin nyo siya. Yan, mga required skills. So ngayon pala, dapat nag-iipon na kayo ng mga ganitong skills, guys. Yung tinuro kanina ni Sir is malaking factor din. And isa pa is the Indeed, the .com. Marami ka rin makikitang job-related posting dito sa Indeed. Yan. Tingnan nyo palagi. Ayan, no? Laging lumalabas. Yan. Palagi talagang lumalabas yan. HTML, CSS, JavaScript, PHP, C#. Yan. So, dapat familiarize yourself with those technologies. Okay. So, yun. So, hopefully, na-encourage namin kayo to push yourself more and to learn more. Okay. So kasi hindi porket graduate na kayo, it will stop. Sa IT kasi continuous learning yan eh. Continuous learning process. So hindi kayo mag-i-stop na mag-aral after graduation. Kundi kailangan nyo pang mag-aral as in every day of your life para maging updated kayo sa technology. Si Sergio kasi ganun din siya. Even yung mga trainers pa namin with 10 to 15 years of experience, they still learn. So yun. Okay. So may questions ba guys? Like anyone, if you have questions, we can entertain. Still have like kahit mga a minute. May question ba kayo kay Sir Joke na you want to like parang mabigyan ng recommendation or anyone? Mm-hmm. So with regards pala sa salary, well, si Sir Joke, maybe you can... Ah, okay. Salary, yun lang naman, G, nakikita naman sa job street. Okay po sa inyo. Oo. Range is mga 20. No? 20. 20 kung kaya. So, depende sa company. 20 kung kaya. yan. It's above minimum, definitely. Yan ang... Oh, nakikita naman dito, sir. Merong iba dyan, no? Yun. Iba nilalagay, iba hindi. Confidential. Ah, confidential. Pag negotiate kayo, ganun. Ito. 20. Oh, tama ka, sir. Diba? 20. Mga junior yan, ha? At least. Yes. Tapos may question, Sir Joke. Paano daw ang nangyayari sa code interview? Wait. Sa coding interviews, paano daw kapag technical na yung interview? Code interview, kung ano yung nilagay mo doon sa skills mo. And swerte, yung karamihan based on experience, wala. Walang, di ka magko-code doon sa actual. Bakit? Wala silang oras mag-setup ng PC. Pero di ko sinasabing lahat. Ha? Magtatanong lang sila sa'yo. Okay. But prepare also to code kung ano yung basic, no? Mga ng bagong project, mag-add, mag-delete, may mga ganun. Not all naman talaga. Makakalusot ka na walang coding. Nagmamadali din kasi yung iba, eh. Diba? Tatanong na lang siya. And then, next, kung pasado ka sa technical, yun.
Ah, okay. So, hindi siya mabigat. So, dapat makapasok talaga kayo sa mga gatekeeper muna, which is yung HR, yung mga pinakauna muna. Kasi kapag technical siguro, mas madali na lang eh. Mas madaling kumausap, ay kausapin ang technical. Straightforward. Yeah. Okay. Tapos guys, aside from this, kunyari kung hindi mo talaga nakikita yung sarili mo as a developer or a programmer, meron tayong mga other jobs. Actually, sinabi na ni Sir Jock, pero we have like, for example, this one, mga BA, business analyst. So if you see yourself as, ang tawag dito, as someone who do documentation, pwede ka rin for QA. So QA naman is yung mga, ito yung mga nagtetest, yan, mga junior QA, QA specialist. So yan, wala na kasi tayong much time to discuss. Pero ito pa yung mga other, ang tawag dito, mga other job positions na you can try kahit hindi ka nag-code. Okay? Tapos actually meron na rin, yan, sa project management din, meron na. May mga junior na rin silang inaano dito, kinukuha. Tapos, pwede rin technical writing, technical writer. Hopefully, meron dito. Yan. Basta ano sila, mga, yan, mga content writer, IT research, yan, researcher ka. Yan. So, kahit hindi ka nagko-code, nasa IT industry ka pa rin. Okay? Mga, yan, sige, tingnan natin. So, Indonesia nga lang to. Okay. Tapos, meron na rin ngayon mga implementer. So, sila yung parang, ang tawag dito, yan, yung mga systems implementer. So, sila yung nag-handle to usually ng mga projects between the client and the developer. Yan, integration, installation, configuration. Yan. So, yan, guys. Okay, so maraming option for you. So hindi ka lang basta, hindi lang naman basta coding. Okay. Mas maganda lang may certain knowledge ka for basic programming kasi ma-encounter mo 'yan as you go along the way. Okay? Ito may question pa Sir Jock. Can you give some recommendations po about sa professions we should take po as a computer engineer? Yung parang pinaka-strong profession for us as com-eng, okay. Medyo naguguluhan po kasi kami sa ngayon. Saan po kami mas magpo-focus? Okay, so for... Com-eng. So, GN, no? GN, computer engineering is software and hardware integration. You can do Arduino. Okay? Java plus Arduino. Okay, Python. Okay. So, yun mga opportunity for computer engineering. But again, in reality, walang masyadong company yung ganun nag-i-integrate unless startup yung company, gumagawa pa lang ng mga product, pero bihira yung ganun. So, you still have to focus on your application development skills, plus don't forget your hardware integration skill. Medyo maano yung investment kasi bibili ka ng ano eh ng tawag nito Arduino devices, di ba? So G, may contact tayo diyan si Romel Gadil. He's already a lot of experience of in Arduino. So yun ang masasabi ko, focus sa application development skills muna, and then slowly para makapasok ka lang. Kasi bihira nga yung project na may hardware eh. Di ba? Kailangan, karamihan ngayon may application maintenance tsaka development eh. So dun sa company, piliin mo kung yung company yun is hardware manufacturer, then dun ka na sa loob. Di ba? Mag-apply na meron ng hardware integration. So yun ang ano ko dyan. Ma-advise ko sa iyo. So ito guys, may share ako sa inyo. Actually sobrang dami kasi, well, upon research to before. So ito, 'yan. Ay.
Okay guys, so shinare ko sa ano sa ating chat yung parang mga related talaga sa computer engineering graduates, okay? Actually, malaking factor talaga kung nagpa-program kayo kasi pwede kayo sa software development or programming. Okay? Pero pwede rin kayo as yan, quality assurance engineer, systems analyst and mga network admin if you're familiar. Ayun kaninang sinabi ni Sir Jock. Tapos, yan, sa mga network admin, network, ang tawag dito, meron pang iba eh, for network eh. Database, yan, database admin. So, yan siya. Okay. Doon pala, G, sa Comeng, may tinatawag na IoT, Internet of Things. Oo, yan. Available na rin yun sa Azure, so Internet IoT Hub, kung ano yung ginawa natin. Then, ito na yung mga cognitive, ano ba yung mga ano natin. Yeah. Kompleto na. Internet of Things. So, yan. There. Yung mga object recognition, mga facial recognition, pwede na yung mga ganun. No? Actually, ini-implement na rin yan sa mga ibang application natin. Eh. Diba sa home credit, dinedetect na yung mukha mo, no? Kung ikaw ba yan. Dun sa ID mo, yung mga ganun. No? Opportunity yan. Expect na magiging ganun yung mga application natin, no? Yung verification. Yan. Kaya aralin nyo. Yes, okay. And then isa pa Sir Joe, kapag may mga entry level, magkano po ang salary? At let's say for example, may background na siya sa pag-build ng project, may advantage daw ba iyon? Oh, of course, yung kung may background na, kaya importante may portfolio ka, may ipapakita. Walang time, tingnan yung na matagal, yung mga technical interviewer is straight to the point. Lalo kang tumatak mo yung oras nila. Ito yung ginawa ko sa C#. Ito po yung mga codes. Kung meron ka ng app sa phone, ito yung output. Ganun lang siya. Pakita mo yung code sa GitHub. Kung siguro, kung meron, no, dalhin mo yung laptop mo, i-ready mo na, i-hibernate mo, nakabukas na yung mga code, hindi magla-login ka pa. So pagbukas mo dun sa ano mo, ayan na yung code mo, tas ito yung output na sa phone. Or doon na rin sa laptop mo, ayan yung website na output mo. Ito po yung ginawa ko. Paalam ka muna, sir, pwede lang ba? Nakaready na tong code ko, mabilis lang, papakita ko sa inyo. Dala ka na lang laptop mo with your resume. Napaka taas ng chance mong, pumasa ka na sa initial interview sa HR eh. Sa technical, napaka taas ng chance mong matanggap kung pinasa nag-a-apply na masalitaan lang. Okay, so you have to have if possible, no? Nung gawa mo, ready. Para ka rin nagbibenta ng produkto. Okay? Okay. So, yon. So, guys, any questions pa ba? Yan. Just message lang sa chat box. Okay. Pero kung wala na, don't worry, you can go back naman to this ating webinar kasi this is recorded and we will upload it. Tapos nasa Facebook din naman natin. Nasa Facebook page namin siya. Okay? So, yun lang. So, hopefully guys, we encourage you, lalo na sa mga students, na mag-push pa yung sarili. I-push pa yung sarili nila. Lalo na kayo na graduating. Okay? As early as now, you can try to do searching for the things that you want or for the technical related topics na gusto nyong i-pursue. Okay. So maybe yung iba naguguluhan pa anong gusto ko, anong maybe you can try kung ano talaga yung skills mo. Kung nag-enjoy ka ba mag-code for like the whole day or nag-enjoy ka mag-document, then yun yung magiging kasi maganda talaga passion mo siya eh. Kasi pag hindi mo passion ang coding, it
super hard. Imagine mo ba maghapon ka nakaupo, nag-code. So kung hindi mo siya passion like sila Sir Jock, talagang hindi ka tatagal sa ganitong industry. Talagang maboboring ka, burnout yung mararamdaman mo. So hopefully guys, sa end nyo, is as early as now, you can find that passion, okay? Find the thing that you really wanted to do sa IT. Na related pa rin sa course nyo. Pero kung let's say for example, hindi talaga si IT ang gusto nyo, then at least, di ba, try kahit related na lang rin or eventually, talagang kami kasi ang suggestion namin go with something that you want to do at every end of, I mean, every day. So kapag hindi talaga siya, then find something na you are passionate about. I mean, passionate to do it. Okay? So yun. So yun lang naman yung aming kayang maibigay sa inyo because after this is kayo na talaga. This is the industry, the IT industry is already parang you are on your own. Okay? Wala ka ng mga classmate na mapagtatanungan ng ganito, ganyan. Bali, you will work as an individual. Pero of course, you will work as in a big team minsan. Pero, ganun pa rin. Kailangan nasa sarili mo pa talaga mag-start. Hindi ka na aasa sa mga classmate mo. Let's say, for example, yung iba dyan, di ba, nag-thesis. Iisang tao lang yung gumagawa ng thesis nila, dalawa. So, sa industry, hindi kasi pwede yung mga ganun. So, doon pa lang, kailangan parang mag-isip ka na, is this what I really wanted to do? Parang ganun. Parang wala nangyayari. Parang hindi rin ako nagpa-participate sa thesis namin. I'm not even participating with events, with anything na related sa course ko. So, doon pa lang, you can assess yourself if this is what you really want. Diba? Kasi sila Sir Joke nga kahit may 15 years of experience na they still learn new technologies every time. So, ganun din kasi yung gagawin nyo guys. So, you'll never stop. Actually, maganda nga if you're building portfolio, parang si Sir, yung nagtanong kanina, si Sir Christian Drop Singh. So, maybe siya, nagbibuild na siya ng mga portfolio niya as early as now. So, kung sino yung mga nagbuild ng mga thesis nyo, nag-code, gumawa, yan yung may 90% na talagang makakapasok sa IT industry. So, yung mga walang ginawa, assess yourself as early as now. Okay? Alam nyo yan sa mga sarili nyo, guys. So, yun. So, doon pa lang makikita nyo na kung sino yung passionate talaga sa kanyang gustong marating sa buhay. Okay? And yung mga sinadjust namin kanina, kung hindi mo gusto mag-code, ang daming opportunity sa IT. Just have to push yourself. And learn. Kunyari, kung gusto mo maging business analyst, right after this training, search mo na ano bang ginagawa ng isang business analyst. Diba? Okay? So, yun. May masasabi ka pa ba, Sir Jock? And Sir Jimmy pala. Yan, Sir Jimmy. Sa mga students. Kung may gusto kayong sabihin sa kanila. Well, so far naman wala. So, actually, we have enjoyed naman yung career advice natin. Pero may mga question lang ako dun sa inyo on your end as well, no? Kasi mostly focus din guys sa students. So, number one is kung yung question ko is if my students are interested, let's say, with the trainings that you will be conducting, paano yung kanyang payment mo? No? Is it cash or GCash? Do you accept GCash? Then, okay. Mm-hmm. Yeah. Then, second is siguro at your end, siguro the only thing that I can do is kung meron siguro kayong mga schedules for trainings or your calendar of activities, maybe you can send it to me through my email so para ma-disseminate ko rin dun sa mga students ko. And then lastly, do you also conduct trainings for faculties, no? So, sa patulad namin, no? Kasi kasama kasi sa mga action plans ko for our department kasi is yung faculty development. Kasi, syempre, di ba, pag sinabi natin kasi na teachers ka, it should come from us first, no? Lalong-lalo na kung may mga bago na kailangan namin ituro. And then, para din siguro sa
sa side naman ng enhancement din ng skills ng students. So kung meron man kayong trainings for faculties, how much would it cost us? Okay. Actually, sir, well, ito kasi, we have different, on a monthly basis, we conduct different training, group classes to. Like, ito pong pinapakita namin right now, yung sa REAC. So, 4 sessions siya, a total of 12 hours of learning, monthly yan. So, magpo-post kami palagi sa Facebook page namin, per quarter. Okay. So, continuous naman po siya, group classes. And then, ang payment naman nito is GCash. So don't worry guys, hindi man kayo mahihirapan. Kasi purely ano rin to eh. Ang tawag dito, purely virtual classes. So kahit nasan tayo, let's say, ito, itong ginagawa natin right now, basta may internet and you have your laptop and tools, then you can join our classes. Okay? Tapos for, ano sir, for the faculty naman, yes, we can conduct. We will email you the details, sir. Kasi yun, doon tayo pwede mag-usap. Ilo-loop in ko lang si Sir Jock sa email natin para okay. We can conduct. Actually, si Sir Jock, pwede na siyang magturo rin sa inyo. Pero on a weekend, kung talagang ano naman natin, isi-schedule lang po natin. Para kasi may mga busy schedules din po kayo, tama po? Yes, but we can, ano naman, we can talk about it. Yes, sir. Para at least maganda rin na maging updated lahat. Hindi lang student, yes. Pati na rin po yan kayo, sir. Kasi mahalaga rin yan. Kasi talagang, as per Sir Joe kanina, parang isang buwan ka lang mawala dito sa ganitong field. Ang dami mo na makakalimutan eh. So, dapat talaga continue siya. And then, ang bilis kasi ng technology, ang bilis ng pacing niya. So, yan, kailangan updated tayo palagi. Okay. So, yun lang, sir. Tapos, ang isa pa kasi namin sa goal namin sa school partnership talaga, sir, is magkaroon kami ng parang ano sa inyo, brown bag session. So itong brown bag session is different from the career path. Let's say for example, an hour of learning or 2 hours of learning, like may specific technology tayo. For example, so yung brown bag namin po is eventually like mag-i-introduce kami ng specific programming language kasi actually an hour and 2 hours is not enough. Lalo na let's say for example si Sir Jock, pwede niyang introduce specific lang for C sharp. So yon, pwede namin gawin din yon para sa inyo para ma-introduce lang ang mga students natin ng ganun. Kasi hindi siya masyadong in-depth kasi brown bag session lang siya. At least, ma-familiarize lang yung mga student for this technology. So yan, pwede din natin yung schedule, sir. Wala namang problem with us. Lalo na kay Sir Jock kasi mahilig mag-share yan si Sir Jock. Okay. Okay. So yun lang. May questions pa po ba? Yan, tas email kita, sir, regarding sa ating... ito yung regarding sa details ng brown bag session natin, tapos sa faculty training, and then this one, ito, share rin namin po ito sa inyo para ma-disseminate natin lahat sa mga students. Okay, looking forward to that. Mm-hmm. For Jimmy, dun sa mga brown bag session namin, kung ano yung mga tinuro nyo, we can, on top of that, we can add mga advanced tsaka best practices. Mm-hmm. Si Sir Jock, pwede siyang maglaan sa inyo guys for like an hour or 2 hours para at least talagang malaking tulong sa ating mga students. Ma-introduce na sila kung ano bang meron sa IT industry or sa talagang real life situation with regards sa patatahakin nilang path, di ba? So yun. I-schedule lang natin, sir. Wala namang problem. Okay. Mm-hmm. Okay. So, yun. Actually, yan. So, umabot na tayo ng halos 1 p.m. So, kung wala nang questions, guys, paki-answer yung ating yung registration form para sa digital certificate. And thank you so much sa inyong time. And then, of course, kay Sir Jock
na walang sawang nag-share ng knowledge niya for the students, and katulad, parang katulad kila Sir Jimmy din. So, ganito talaga yung gusto namin kasi talagang ito yung ano namin eh, ito yung mission namin eh sa Ground Gurus, na talagang parang gusto namin ma-encourage lahat na mag-push, ay push pa yung sarili nila sa IT, and mag-guide namin kayo kahit sa mga ganitong bagay na lang. So yun, parang giving back na lang rin sa community talaga. Okay? So yun, and yeah. So yun, Sir Jimmy, kung wala na po tayong questions, thank you so much to everyone who attended our career advice or yeah, career advice orientation, and hopefully na-encourage kayo lahat to push yourself more sa IT. Okay? So yun lang. Thank you so much, Sir Jimmy. Sir hey, John. Thank you very much. You're welcome. Thank you. Thank you, guys. Have a nice weekend. Good luck sa graduation. Yeah, good luck. Okay.